Hi, hello. Isang magandang gabi, magandang umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat. Anong oras man ninyo na papanood ang video ito? Andito tayo muli sa aking programa na hindi ninyo programa. Ang tandaan mo ito. Tandaan natin ito. Eh Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa iyong programa na hindi namin programa? Ang atin pong tatandaan ngayon ay ang kaloob na kalugod-lugod para sa Diyos. Ano ang ating tatandaan? Ang handog na kalugod-lugod para sa Diyos. Bakit? Meron bang mga handog na hindi kalugod-lugod sa Diyos? May mga offer ba tayo at ibinibigay sa Kanya na hindi kalugod-lugod sa Kanya? May mga pagkakataon ba na may ibinibigay tayo sa Diyos pero hindi niya ito pinapapurihan, hindi niya ito tinatanggap o hindi niya ito kinakalugdan? Maaring may mga pagkakataon sa Biblia na mayroon ngang ganung handog. At ang isang halimbawa na lamang dyan ay ang handog ni Haring Saul mula sa isang matagumpay na kanyang pagsalakay. Ngunit nang ito'y ihandog niya sa Diyos ang lahat ng kanyang nakuha sa kanyang tagumpay na pakikipagdigma, ay hindi nalugod ang Diyos, bagkos ay nagalit pa siya. So ibig sabihin, may mga handog na kalugod-lugod sa Diyos at mayroon ding mga handog na ibinibigay natin sa Diyos na hindi siya nalulugod at hindi siya natutuwa. At bakit naman yan ang ating pagninilayan sa oras na ito? Sapagkat ito po ang pagbasa sa susunod na linggo na hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang kabanata ay 12, talata 38 hanggang 44. At tayo nga po ay bumasa. Ang sabi po ay ganito, sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad, nasuot ang kanilang mahahabang damit at gustong-gustong binabati ng may paggalang sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. Verse 41, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang byudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanatang 12, talata 38 hanggang 44. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano yung ating dapat na tandaan? Ang ating dapat na tandaan ay ang handog na kalugod-lugod sa Diyos. Ano yung ating dapat na tandaan? Ang handog na kalugod-lugod sa Diyos. Siyempre, ang dapat lamang na maghandog sa Diyos ay ang kanyang taong nilikha at tayo ngayon. Sabi sa verse 38, habang ang Panginoon ay nagtuturo sa kanyang mga alagad at sa mga taong kanyang tagasunod, ay meron siyang binigay na babala o warning, paalala, sa kanyang mga tagasunod. At ano yung kanyang paalala? Mag-iingat kayo
sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong binabati ng may paggalang sa mga pamilihan. Ano yung una na dapat nating pansinin sa ating refleksyon na ito? Meron siyang binabanggit na ingatan, iwasan, suriin, eksaminin, pag-aralan, sino? Yung mga taong nagtuturo ng kautusan noong mga panahon na yon. At walang ibang tinutukoy ang Panginoon sa mga dapat na ingatan at iwasan ng mga tao na kanyang tinuturuan ay walang iba kundi ang mga Pariseo, mga Saduceo at mga Eskriba na mga tagapagturo ng kautusan na noong mga panahon na yon, sinasabi ng verse 38 na sila ay nagpapalakad-lakad. Ibig sabihin, para sila ay makita. Eh ano ba ang ibig sabihin ng magpalakad-lakad? Eh, di ba parang pagpapansin. Para ikaw ay mapansin, magpalakad-lakad ka. Para palagi kang makita, magpalabas-labas ka, o di ba? Kahit may lockdown, kahit may quarantine, para mapansin ka, eh di lumabas ka. Para ano, hulihin ka ng tanod, hulihin ka ng barangay, hulihin ka ng pulis. Kasi napansin ka na ikaw ay palakad-lakad. So, ang mga Pariseo at mga Eskriba sa Duseo ng mga panahon na yon ay nagpapalakad-lakad at suot nila yung kanilang mahabang damit at ano ang kanilang gustong-gusto na sila ay binabati ng may paggalang sa pamilihan. So saan sila nakakarating? Sa pamilihan, sa palengke, sa talipapa, o diba? Sa mga grocery store, sa mga supermarket siguro. Noong mga panahon na yon, pero sa panahon natin ngayon, high-tech na kasi tayo ngayon eh. Grocery na, may convenience store pa, o diba? May supermarket pa, may mga malalaking gondola, o diba? Pag sila nakikita ng mga tao, nakilala silang mga tagapagturo dahil mahaba ang kanilang damit, kapansin-pansin, sila'y nagpapabati ng may paggalang. Ang gusto nila ay mga natatanging upuan sa mga sinagoga. Saan ba yung sinagoga? Ito ay lugar na kung saan tinuturuan ng mga bata, mayroong bahagi at panahon naman na nag-aaral at nagbabasa ng mga scriptures at nagtuturo na minsan ang Panginoon ay pumapasok din sa mga sinagoga at bumabasa ng mga kautusan, mga kasulatan sa lumang tipan. At sa mga panahon na yon, gusto nila nandun sa upo ang pandangal, ayaw nila sa hulihan. Ayaw nila sa kolelat, gusto nila nandun sila sa pinakamataas para ano, pansin agad, makikita sila agad. Ano pa ang sabi? At upang ano, natatanging upuan sa sinagoga at ang mga upo ang pandangal sa mga handaan. So ano ang una na dapat nating tandaan sa ating refleksyon? Mag-ingat na maging mapagkunwari. Hindi lang yung mga Saduceo, mga Pariseo at Eskriba ang tinutukoy sa mga panahon na yun. Kasali na rin ako sapagkat ako ay nagbabahagi ng kanyang salita. Ang bawat Kristiyano na nagpapahayag at nagsishare ng patungkol kay Kristo at mga aral ni Kristo, ito yung ating dapat na iwasan. At ito yung sinasabi ng Panginoon na dapat nating iwasan. Ang alin? Ang mag-ingat na maging mapagkunwari. Yung mapagbalat kayo, nakatago yung tunay na pagkatao, parang nakasuot ng maskara, nakatago yung tunay na pagkatao at ang nakalantad lamang ay yung magandang itsura ng maskara. So pinag-iingat ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, lalo ang mga tagapagturo na pag-ingatan na sila ay papupurihan. Tatandaan natin, tayo ay walang dalang aral mula sa ating mga sarili, kundi ito ay mga aral na galing sa Panginoon. Mga karunungan at kaalaman na galing sa Panginoon. Kaya hindi tayo yung dapat na maparangalan. Hindi tayo yung dapat na mapapurihan. Kaya hindi natin masyadong dapat pahalagahan ang ating mga sarili at inilalagay natin sa pedestal. Ano ang sabi? Mag-iingat na maging mapagkunwari. Kagaya ng mga tagapagturo ng kautusan ng mga panahon na yon, ang gusto nila ay binabati sila. At hinahanap nila yung mga tanging upuan sa mga sinagoga. At kapag iniimbitahan naman sa mga handaan, gusto nila nandun sa mga presidential table, nandun sa mga pangunahing upuan. Nagpapaimportansya sila. Sapagkat feeling nila, pakiramdam nila, sila ay sobrang napakahalaga. Pero hindi yan yung gusto at ibig ng Panginoon.
At ang sabi niya ay iingatan ang mga ganitong uri ng mga tagapagturo ng kautusan. At hindi lang yun, meron pang binabanggit ang Panginoon sa ating pagbasa. Ang sabi po ng verse 40 ay ganito, inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. Siguro ng mga panahon na yon, yung tinutukoy ng ating Panginoon ng mga byuda ay yung katatapos lamang mamatay ang kanilang asawa. At pagkatapos na mamatay ang kanilang asawa, siyempre yung ari-arian, yung naipundar ng lalaki, ay mapapasa kanila. At yun yung ginagawa ng mga tagapagturo ng kautusan. Ang sabi ng Panginoon ay inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahaba nilang dasal ay ang mga pagkukunwari lamang. So anong ibig sabihin? Siguro tumatanggap sila ng malaking halaga para ipanalangin ang mga byudang ito. Ipanalangin na makatagpo ulit. Ayan. Ipanalangin na magkaroon ulit ng kabuhayan. Ipanalangin sa kanilang nararamdaman, sa kanilang damdamin. Siguro ganun, mahabang panalangin. At ang sabi ng ating Panginoon ay pakunwari lamang para sila ay makatanggap ng salapi or LO o donasyon, bigay na galing doon sa mga byuda at nauubos yun. Sinasabi po ng banal na kasulatan na ang mga byuda o ang mga namatayan ng asawang lalaki at ang mga babaeng na byuda ay umaasa na lamang yan sa Diyos. At siyempre, hindi naman literal na titingalayan at ibabagsak ng Diyos, ibibigay ng Diyos, ihuhugos ng Diyos yung kanilang pangailangan. Kundi ito po ay tinutulungan ng templo. Sila po ay kinukupkup ng templo. Pero ano ang nangyari? Imbis na sila ay kupkupin, tulungan ng templo, ayudahan ng templo, inuubos pa ng mga tagapagturo ng kautusan yung kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagdadasal na pakunwari lamang. So yan yung una na dapat nating tandaan sa ating refleksyon na ito, mag-iingat na maging mapagkunwari. Tayong lahat ay saklaw niyan. Napakahusay at napakagaling natin ang maging mapagkunwari. Nagtatago sa ating sariling pagkatao at ang nilalabas ay hindi yung ating tunay na pagkatao. So ang ikalawa na dapat nating tandaan ay ito. Sabi po ng ating pagbasa, itutuloy natin. Verse 41, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang byudang duka at naghulog ng dalawang salaping tanso. Pero bago ko isunod yung karugtong na verse, yung verse 41 muna. Ano ang sabi sa verse 41? Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. O diba sa mga simbahan, ganun din. Sa iba't ibang denomination, sa iba't ibang mga kongregasyon, sa iba't ibang mga fellowship ng Kristiyano, kahit hindi sa mga Kristiyano eh, kahit sa ibang relihiyon, mayroon talagang mga lagayan na mga handog or abuloy or offerings, donation. At ang Panginoon noong mga panahon na yun, nandun siya sa templo, ay tiningnan niya yung hulugan ng mga kaloob, yung hulugan ng kanilang mga handog, at pinagmasdan ng Panginoon yung lahat ng naghuhulog. No? Bakit kaya pinagmasdan ito ng Panginoon? At ang tanong ngayon, sa panahon kaya natin ngayon, habang ang Panginoon ay nasa kanyang luklukan, sa trono, kapiling ng Diyos Ama, sa langit, pinagmamasdan din kaya niya ang lahat ng ating mga inihuhulog sa buslo kapag umiikot sa banal na misa, yung mga offering bags, yung mga collection bags, o kaya naman ay may mga offering box. Pinagmamasdan kaya din ng Panginoon yung lahat ng ating inihahandog? At ang tanong, bakit kaya pinagmamasdan ng Panginoon? Ako, sa tansya ko, dinidiscern ito ng Panginoon. No? Kinikilatis ng Panginoon. Maaring inaalam niya kung ano ang motibo at layunin ng mga taong naghahandog ng kanila mga handog or alay or
mga abuloy noong mga panahon na yon. Sapagkat, siyempre, kapag marami kang inihulog doon sa offering box, doon sa hulugan ng handog, kapag marami kang inihulog, kakalansing yun. At siyempre, kapag kumalansing yun, maririnig ng ibang tao. At kapag narinig ng maraming tao yung malaking halaga ng inihulog mo doon sa offering box, siyempre, ang mga tao ay mapapawaw. Wow! Ang daming love offering, ang daming donasyon, ang daming kaloob. E kapag napawaw yung tao doon sa inihandog at inihulog ng mayaman, nagpapalakpakan sila, natutuwa sila. At siyempre, ang unang natutuwa doon, yung mga namamahala sa templo kasi marami silang bibilangin. So, diba? Kumakalansin. So, nagbibigay attention, attraction sa mga tao yung kanilang paghahandog. Eh ano ba yung kanilang motibo? Bakit sila naghahandog ng marami? Bakit sila naghahandog ng malaki? Para maka-attract ng attention. Pero ang tanong, yun ba yung tamang motibo? At nung mapansin ng Panginoon, ang inihulog ng babaeng balo o ng byudang babae, dalawang pusing. Actually, kapag inihulog yun, walang makakapansin yun. Siguro, baka wala pang ang tunog yun eh. Nung maghulog yung byuda, yung babaeng balo ng kanyang handog, walang nakapansin, walang tunog eh. So kung walang tunog, walang nakapansin, walang magpapalakpakan, walang mapapawaw, walang magpupuri sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng yon, sa lahat ng mga naghandog, sa lahat ng nakita ni Jesus, kakaiba yung handog ng babaeng balo. So, ito yung pangalawaan na dapat nating tatandaan. Ano yung una? Mag-ingat na maging mapagkunwari o mapagbalat kayo. Ikalawa, hindi lingid kay Jesus ang ating mga handog. Kailangan ba ng Panginoon ang ating mga handog? Hindi, sa Kanya lahat ng galing yun eh. Kaya lang, iniuutos nga din sa atin, sa banal na kasulatan, kahit sa lumang tipan, sa mga Israelita, na huwag silang pupunta sa templo nang walang dalang anuman. Kaya maaaring ang babaeng balong ito, oriented na siya. Na kapag siya ay pupunta sa templo, kailangang maghandog. At hindi po exempted, hindi reason, hindi katwiran na mahirap tayo at wala tayong maihahandog. Sa templo po ay pinapayagan na kahit gaano ka kahirap, kung wala ka talagang salapi, yung ibong bato-bato. Eh, anong klaseng ibon ba ito? Di yung nasa bato, kaya nga ibong bato-bato. So, diba? Mga walang, kumbaga, pinaka-cheap na handog. So, maihahandog mo lamang ito kung ito ay iyong huhulihin, tapos dadali mo sa templo. Bakit? Ang mga Hudyo, ang mga Israelita kasi, oriented sila, tinuruan sila ng batas ni Moises, ng kautusan ng Diyos, na huwag pupunta sa templo nang walang dalang anuman. Kagaya ng babaeng balo, na kahit na ito na yung kanyang buong kabuhayan, sabi ng description ng Bible, inihandog pa rin niya sapagkat ito yung utos atas sa kanila. At hindi ito nalilingid kay Jesus. Kaya, hindi lingid kay Jesus ang ating mga handog. Kailangan ba niya ang handog? Hindi. Kaya lang siya nagbantay doon, kaya lang niya pinagmasdan yung mga taong naghahandog ay upang alamin kung ano ang kanilang motibo at kung bakit sila nagbibigay sa templo. Ang kanila bang pagbibigay ay pinilit? Ito bang kanilang pagbibigay ay obligasyon lang? Ito bang kanilang pagbibigay ay dahil sa tinakot sila? O ito bang kanilang pagbibigay ay udyok ng pagmamahal nila sa Diyos? Pag-ibig nila sa Diyos. Bigay para makilala at papurihan na minsan ang tao kapag nagbibigay, nakaukit ang pangalan sa pader. Pag nagbigay ng upuan sa paaralan, nakaukit ang pangalan doon sa upuan sa eskwelahan. Kapag nagbigay ng bangko upuan sa simbahan, nakaukit doon sa upuan sa simbahan. Donated by engineer, donated by attorney, donated by doctor, donated by ganito-ganito. Meron pa nga akong napuntahang isang simbahan. Kakaiba yung imahe ng mahal na berhen. Sabi ko, ano kaya ang pangalan ng mahal na berhing ito? Pagkaganda-ganda. Nung puntahan ko doon sa paanan para makita ko kung ano ang pangalan ng berhen, yung imahe ng mahal na berhen, ang nakalagay, donated by doctor.
Doktor and Doktora. Yung pala ang pangalan ng imahe. Giruin mo, kailangan pa bang iukit yung ating mga pangalan sa ating paghahandog at pagbibigay para sa Diyos? Kaya tama yung tanong eh, ano ba yung ating pagbibigay? Pinilit? Obligasyon ba ito? Tinakot ba tayo? Or udyok ng malaking pag-ibig at pagmamahal natin sa Diyos katulad ng babaeng ito? So yun yung ikalawa, hindi lingid kay Jesus ang ating mga handog. Kaya siya naroroon sa hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmamasdan yung mga taong naghahandog ay upang alamin, i-discern kung ano ang kanilang mga motibo. Tayo, kapag nagbibigay ba tayo, ano ba ang motibo natin ngayon? Kapag tayo nag-aalok ng tulong, kapag tayo naghahandog sa simbahan, naghahandog sa fellowship, nagbibigay sa gawain, ano ba ang ating motibo? Ano ba ang ating layunin? Ano ba yung ating interest? O kaya ba ako nagbibigay ay dahil mahal na mahal ko ang Diyos. Kaya ito'y pagbabahagi ng aking biyaya, kaya ako nagbibigay. So ikatlo na dapat nating tandaan, sabi sa verse 42, lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 20 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkakaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Balikan ko po yung nabanggit natin kanina, kapag ang isang babae ay namatayan ng asawa, siya itinuturing na widow o byuda, wala na po yung ibang inaasahan sapagkat wala na ang kanyang asawa. At ang tanging na lamang niyan inaasahan ay ang Diyos. At yung templo ng Diyos ang siyang tutulong dito sa byudang ito. So ibig sabihin, siya ay tinutulungan sa kanyang kabuhayan. Itong biyudang ito, maaaring siya'y mayroong tulong na natatanggap sa templo. At bilang pagpapasalamat sa Diyos, yung kanyang tinatanggap na tulong mula sa templo, ibinabalik din naman niya sa templo. Sa dami ng naghulog, tingnan ninyo ha, sa dami ng nagbigay, mga mayayaman. Pero ano ang bigkas? Ano ang sabi sa ating pagbasa? Higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Ba, tinawag niya yung kanyang mga alagad eh. Mga alagad, dali kayo rito. Tinawag ni Jesus, di ba? Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Yung hulog ng marami, yung mga mayayaman, ang dami nun kumakalansing. Tapos ngayon, naghulog ng 20 kusing ang babaeng balo, hindi kumakalansing, pero para kay Jesus, kumakalansing ito sa kanyang puso, sa kanyang kalooban. Sapagkat sabi niya, ang inihulog niya ay mas marami kaysa mga naghulog ng marami. Tingnan po ninyo. Bakit? Kasi, kaya ito marami kay Jesus sapagkat ito ay ang buo niyang ikinabubuhay. Pangangailangan niya na yun eh. Kailangan niya na yun eh. Para sa kanyang pangailangan na yun, pero nagawa pa rin niyang ibigay. Bakit? Sapagkat malaki ang pagpapasalamat niya at ang pagmamahal niya sa Diyos. Kaya nga, ang kinalulugdang handog ng tao para sa Diyos o bigay sa Diyos, ang handog na kinalulugdan ng Diyos na galing sa tao ay yung bigay na mayroong kasamang pagsasakripisyo. May kasamang buong pagmamahal sa Diyos. Hindi tayo dapat nagbibigay dahil ito'y sobra-sobra lang. Hindi na natin kailangan. Hindi tayo nasasaktan sapagkat sobra lang ito eh. Kapiraso lang ito sa ating pangailangan. Pero doon sa babaeng balo, masakit para sa kanyo sapagkat buo niyang ikinabubuhay. So ang kinalulugdang handog ng Diyos, handog ng tao para sa Diyos, ay yung handog na para sa iyo na ibibigay mo pa para sa Diyos. Parang nanay yan, di ba? Isusubo mo na lang. Pero dahil nagmamahal ka sa anak mo, ibibigay mo pa. Yung pagbibigay na yun, yung may kasamang pagmamahal na may pagsasakripisyo.
Minsan ang hirap nating maintindihan, ang hirap nating maunawaan ang mga bagay na ito. Pero ito yung hinihingi ng Diyos para kay Jesus, ito yung kinalulugdan ng Diyos na handog ng tao kapag ito ay kailangan mo na, pangangailangan mo na, pero kaya mo pa rin ibigay. Siguro magbigay tayo ng isang halimbawa. Pinangakuan ng Diyos si Abraham na pararamihin ang kanyang lahi. Silang mag-asawa ay pareho ng matanda noong mga panahon na yun. Kaya ano ang sabi ng Diyos sa kanya, Abraham? Pararamihin ko ang iyong lahi kasing dami ng bituin sa kalangitan at kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Dumating ang mahabang panahon ng kanilang paghihintay, nagbuntis si Sara at ipinanganak si Isaac. Pagkatapos na ipinanganak si Isaac, diba, sinubok ng Diyos si Abraham eh. Hiningi ni Yahweh si Isaac para ihandog sa kanya. Siyempre, kapag hiningi ito ng Diyos, kailangan patayin yung kanyang anak at sunugin sa altar. Pero nagdalawang isip ba na ibigay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac? Hindi. Buong-buong bukal sa kanyang kalooban, sa kanyang puso, na ihandog niya ang kanyang anak na si Isaac. Naglakbay pa sila ng ilang araw, makarating lang sa bundok na paghahandugan, di ba? Wala siyang pag-aatubili. Maaga silang natulog nung panahon na yun. Siguro kung hihingin sa akin ng Diyos ang aking anak, makapagtulog ko ngayong gabi, ayaw ko nang magising. Pero sabi ng Biblia, nang matulog si Abraham, dahil kinabukasan, iyahandog niya si Isaac, papatayin at susunugin sa altar, abay, maagang bumangon, maagang gumising, excited. O diba? Eh, pero teka, hindi ba't ipinangako ng Diyos na sa pamagitan ng kanyang anak pararamihin ang kanyang lahi? Sa edad nilang katandaan, biglang nagbuntis si Sara, ipinanganak si Isaac. Pagkatapos ngayon, hihingiin ng Diyos si Isaac, papatayin para sunugin at ihandog sa altar. Hindi ba naisip yun ni Abraham? Kaya lang, para kay Abraham, sa Diyos ito nang galing, ibinigay ito ng Diyos sa akin, kaya't meron din siyang karapatang hingiin. Meron siyang karapatang kunin sa akin. Kaya iyahandog ko at ibibigay ko ito sa kanya bilang pagmamahal ko ito sa Diyos. Yun yung nabanggit ko kanina eh. Ang mga byuda ay tinutulungan ng templo para sa kanilang kabuhay at pangailangan. Pero yung babaeng balo, naghandog at nagbalik sa templo na siyang tumutulong sa kanila. Ganon maaari si Abraham eh. Ibinigay ng Diyos sa akin si Isaac bilang pagmamahal at pag-ibig ko sa Diyos, iyahandog ko naman si Isaac para sa kanya. Buong-buong ibinigay niya. Pero ang tanong, talaga bang kinuha ng Diyos si Isaac? Hindi. Sinubok lang ng Diyos kung hanggang saan ang laki ng kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sinubok lang ni Yahweh kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanya bilang kanyang Diyos. So, ito yung ikatlo, ang kinalulugdang handog ng tao ay yung handog na sa ating pag-iisip, sa ating kalooban, dapat akin ito eh. Pero dahil ito'y galing sa Diyos, kaya ko itong ibigay. Tandaan natin, walang mamumulubi at maghihirap na naghahandog at nagbibigay sa Diyos. Eh yung lalaking mayaman ng mga nakaraang gospel, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Nang siya'y nagtanong kung paano magkamit ng buhay na wala hanggan, ano ang sabi niya? Benta mo ang iyong kayamanan. Pamigay mo sa mga dukha. Mamahagi ka. Pagkatapos bumalik at sumunod ka sa akin, anong ginawa nung mayaman? Diba, ang laki ng kanyang panghihinayang dahil siya sobrang yaman. Umalis siya, malungkot. Hindi niya ginawa yung instruction ng ating Panginoon. Bakit? Kasi sobrang yaman siya. Pero kung sinabi ng Panginoon na mabigay lang siya ng kaunti, baka magawa niya pa eh. Pero anong utos sa kanya? Ipagbili ang kanyang buong kayamanan. Pamigay sa lahat ng dukha. Kaya medyo nasaktan siya eh. Ayaw niyang magsakripisyo. Ayaw niyang magtiis. Ayaw niyang magbigay ng buo sa Panginoon. So, ang kinalulugdan ng Diyos na kaloob o handog ng tao ay yung may kaakibat. May kaakibat na pagmamahal at sakripisyo dahil minamahal natin ang Diyos. Ito yung ating dapat tandaan, ang handog na kalugod-lugod sa Diyos. Unang refleksyon natin, mag-iingat na maging mapagkunwari tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa. Ikalawa, hindi lingid kay Jesus ang ating mga handog. Nakikita ng Panginoon yan. Kahit napakaliit yan, alam ng Panginoon kung ano yung ating dahilan ng pagbibigay. At ikatlo, ang kinalulugdang handog ng tao ay yung may kaakibat na sakripisyo at malaking pagmamahal natin sa Diyos.
Magandang gabi at pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pagninilay. At kung napagpala po kayo ng ating pong pagninilay na ito, ay huwag niyo naman kalimutan na mag-like. Mag-subscribe na din kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko. At kalimbangin din yung bell button, piliin yung all para kayo ay ma-notify palagi kapag ako po ay may bagong upload. Share niyo na din ang video ito sa alam ninyong pwedeng makatulong sa kanya bilang mga nagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Maraming salamat. I love you with the love of the Lord. God bless and bye-bye.